Lumalaki ang suspensya ng otoridad na kakilala ng pinaslang na miyembro ng Maskulados Dos na si Ozu Ong ang salarin sa krimen. Ito'y matapos ilabas ang kuha ng CCTV kung saan makikitang tila kausap pa ni Ong ang bumaril sa kanya. Narito ang report ni Oscar Oida. Ito po yung start ng pagparada po ni Mr. Ong. Kung pagbabasihan ang CCTV video na ito ng Primrose Subdivision sa Angono, Rizal, lumalabas sa 5 minutong nakaparada malapit sa entrada ang Toyota Hilux ang biktimang si Ozu Ong bago ito tinangay ng mga salarin. Sa loob ng 5 minuto, pinaniniwala ang naganap ang pakikipag-usap ni Ong sa salarin bago siya binaril. Dahilan para magsuspetsa ang mga opisyal ng Primrose, nakakilala nga ni Ong ang suspect. Kasi binaba po eh. Binaba pa niya. Eh, sabi, anong daw atraso niya sa kanya o sa kanila? O sabi po, yung narinig po, may nakarinig po kasi sinang sinabi ni Mr. Ong. Posible raw na tagaroon lang ito sa lugar. Kung hindi ka familiar sa lugar na ito, hindi mo akalain na mayroong U-turn dito. So nakita namin yung Hilux kasi tumabi pa rito ng mga ilang minutes, no? Tapos dumiretso siya, pagdiretso rin niya rito, nag-U-turn siya dire-diretso. So kasi meaning? Meaning alam niya. Hindi kita sa CCTV, pero ayon sa initial na report ng pulisya, ang kinumander na sasakyan ni Ong, binuntutan daw ng sasakyan ng mga salarin. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang gasolinahan sa Barangay Dalig, Antipolo City, 1 kilometrong layo sa crime scene, makikita pa ang pagdaan ng pinaniniwalaang sasakyan ng biktima palayo ng Angono. Pero wala na ang umano'y kabuntot na sasakyan. Kasi yung kalsada kasi dyan, mayroon ding exit yan sa papuntang Robinson. Eh. So, pwedeng hindi sila nagkasabay, baka naghiwalay sila ng daan. Dahil yung papuntang Robinson, medyo mga subdivision ang dadaanan doon. Pero yun nga, pina-find out namin kung mayroong CCTV din. Una nang nagpahayag ng suspensya ang kapatid ni Ozu na maaaring ang kakilala ng kanyang kapatid, ang salarin. Kung pong malaking atraso ng kuya ko, sana pinakulong nyo na lang po eh. Hindi nyo na lang po sana pinatay. Kasi napahirap po sa aming pamilya. Para sa unang balita, Oscar Oida reporting.